Programang inaalam ang masasabi mo. Programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan, kasama sina Lakay, Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine, Api, D, C, R, H, Damdamin Bayan. Oy, Katunying ha, ayan, yung sinasabi mong cabinet secretary, abay, tama, kulay itim nga yung Toyota Land Cruiser ha. Mr. Cesar Lee, ha? Sa Toyota lamang bagaling yung Toyota Land Cruiser na kulay black, o baka naman dyan sa Valenzuela, Kuyang Alex Estrada, ha? At Kuyang Robert Saluta. Sa iba pinagawa yung bullet-proofing nung Land Cruiser, brand new ni Mr. Secretary. Naku, Attorney Arta Caparas, ha? Ayan. Eh, bago pa lumuta itong binabalita ng bubit mo, Katunying. Abay, usap-usapan na ito dyan sa commission on appointments. Abay, sabi nila, baka mahirapan, baka hindi lumusot sa commission on appointments. Itong si cabinet secretary, lalo pa ngayon, ha? Abay, pagka nalaman pa ng mga taga-CA, Attorney Paras, ha? Na... humingi pala ng Toyota Land Cruiser, bulletproof pa ha, sa isang contractor. Abay, edi mas lalo nang hindi ito lulusot dyan sa Commission on Appointments. Sabi nila, abay, kabago-bago pa lang ito. Ang yabang-yabang na. Damdamin Bayan. Raindrops are falling on my head, and just like a guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. Abay, manong Johnny, ha? sabi na ating bubit dyan sa CA, Commission on Appointments, so new and yet so corrupt na. Ay, nako talaga, oh. Mukhang, Mr. President, siguro i-assess nyo ang performance ng mga cabinet members din natin. Alam po nyo, Apo Lucas Bersamin, ay, apo, itong mga matatanda, ay, huwag na matatanda. Itong mga may edad ng cabinet secretaries ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Akala ko may pagka medyo may edad na most worshipful Chief Justice Renato Puno. Punong-puno ng words of wisdom. Aba, itong ilang cabinet secretary ng Pangulong Marcos, ayan, parang wala sila niyan, ano ha? At hindi sila marunong gumamit ng ano ha? Yung ika nga, yung choice of words ba? Ha? Abay, katulad nung mga opisyal dyan sa DA, ayan, yung top three officials dyan. Abay, sabi naman malabo yung ano yung 20 pesos na ano na isang kilo ng bigas, ha? Eh baka maging pinakababa pa 48 hanggang 50. Abay, sabi naman isang taga-Neda, ha? Ay apo, anyamatin apo, ayan. Sabi ba naman wala, suntok sa banyo yung 20 pesos na isang kilo ng bigas. Wala, abay, wala man lang di marunong magpalabok, ha? Hindi nila marunong protektahan yung kanilang amo yung presidente, ha? Abay, dapat ganyan yung iba dyan. Buti pa iba magaling-galing dyan, ha? Abay, dahil yan ang programa ng Pangulong Marcos, sisikapin natin. Ganun man lang sana, ha? Hindi, wala, suntok sa buwan. Para bagang sinasampal ang presidente Manong Johnny, ha?
Para bang sinusupalpal ka agad yung programa o gusto ng Pangulo ng Bansa, ha? Abay, dahil yan ang gusto ng Pangulo, gagawin namin natin ang paraan para mapababa ang presyo ng bigas, ha? Presyo ng mga bilihin, ganyan man lang sana, ha? Negative ka agad, mahabigan, nakakalungkot, ano, ha? Abay, kulang sa optimism itong mga opisyal na ito, ha? Kung puro pessimistic itong mga opisyal mo, apo presidente, ay sukatamon, apo. Ay nako, hindi sila ano magkaroon man lang sana ng pag-asa at mahabay. Uy, yun ang pala gumagawa ng paraan ang Department of Agriculture. Ay nako, Mr. Jimmy Bistar, dapat ikaw ay ilagay na lamang dyan sa DA, ha? Abay, itong nagbebenta dati ng 25 pesos na kilo ng bigas dyan sa Kadiwa, ha? Kadiwa Center, si Mr. Jimmy Bistar. Abay, may mga proposal kung ano ang dapat gawin para mapaganda ang ani, magkaroon ng murang bigas. Yung kanyang proposal ay binaril. Ayan, tinabla. Alam niyo kung bakit, mahabigan? may tinitingnan, may kumakausap dito sa ilang opisyal ng DA, ha? Ay, Yusek Panganiban, Sebastian, ano yung amatan, ha? Abay, Yusek, sino ngayong babae, ha? Si Yusek Merceditas? Ay, naka talaga. May mga naglalako na multinational companies, mahabigan. Siyempre, kung mas malaki ang project, sabi ko, mas malaki ang komisyon. Parang komisyon ng isang cabinet secretary, ha? May kasama pang Land Cruiser, bulletproof. Ay, mabuti pa itong mga sindikato ng droga, ha? Alam mo, mabuti pa itong si Sergeant Mayo, eh, ha? Apo, PNP Chief General Benjamin Acorda, kuyang. Abay, buti pa itong si Sergeant Mayo, marunong protektahan ng kanilang amo. Sa drug syndicate, ha? Pinitpit na, ayan, nakatakot-takot ng investigasyon dyan sa Senado. Pero hindi kinanta, mahabigan, na protektado niya yung kanyang mga amo. Sabi niya, di ba niya ako na lang? Ayan. itong ilang cabinet members ng Pangulo, ha? Ayan, salip na suportahan. Abay, parang sinusupalpal pa. Daming bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deyo Makalma. Ingat-ingat po sa biyahe, ha? Abay, umuulan po ng basa. Ay, medyo matrapik, muntik na tayo hindi umabot ng alas 8 rito, ha? Anong report? Nakasilaw itong camera natin, ha? Itong ilaw natin. Ah, nasa Kadiwa si Val. Ba't may 25 pesos na bang presyo ng bigas, ha? Wala pa rin bigas. Diyos ko. Itong mga taga DA, Mr. President, ay nako talaga, dapat ay magpalit na siguro. Abay, ito pa, ha? Nalaman na ito rin mga taga DTI. Ay nako talaga, Mr. President, siguro dapat ay kailangan na po ng revamp. Ayan, abay, minsan lang nagpakita itong si Trade Secretary, pangalan nga ba rin yung taga-trade? Si Pascual. Fred Pascual. Minsan lang nagpakita sa Department of ang mga taga DTI diyan sa Divisoria. Ayan, hindi na nasundan. Ay nako talaga. Walang-wala sila kay Secretary Jocon at Ernie Ordonez. Meron pa lang Price Coordinating Council. Asan yung Price Coordinating Council, ha? Ayan. Sino ba mga members niyan na taga DA saka DTI, ha? Dapat pala ito yung nagbomonitor ng presyo ng mga bilihin at nagre-recommenda sa Pangulo, pero wala, ha? Abay, samantalang mga ito, katakot-takot pa intelligence fund. Daming bayan. Alamin nga muna natin, report mula kay Val Gonzalez, Kadiwa Center, sa tanggapan ng Department of Agriculture. Abay, kita yung mahabigan, sa Department of Agriculture na itong mga Kadiwa Center, mahabigan, na wala pang mabiling bigas. Alamin nga natin ang report mula kay RS number 5. Val Gonzalez, please come in. Val. Mayor,
maring sa susunod na buwan pa, magkakaroon ng panindang bigas ang pinakasentro ng Kadiwa Center dito sa tanggap ng Department of Agriculture sa Quezon City. Ito'y dahil ay nakakapusan pa rin ng supply ng nabanggit na pangunahing produktong agrikultura. Ngayong araw, Mayor, ay meron pa rin regular na parokyano na namimili dito sa Kadiwa Center, pero ilang mga gulay lamang ang mabibili. Dalawang sako na lang, Mayor, yung natitira nilang bigas na 54 pesos yung presyo kada kilo. Mukhang hindi na nga ito binibenta, Mayor, dahil hindi na binubuksan doon sa sako. Nasa gilid lang. Sabi nitong si Ginong Marlito Guillermo, ang isa sa kasapi ng kooperatiba ng magsasaka na nagtitinda ng bigas at ilan pang mga agri product sa Kadiwa Center, mangilan-ngilan pa lamang daw yung nag-aani ng palay sa Tarlac at sa Nueva Ecija. Nakamonitor ani niya sila rito sa sandaling magsimula ng pag-aani ng kanilang miyembro sa Jardinero Agri Cooperative na nakabase sa Santa Ignacia, Tarlac, ay agad nilang dadalhin dito sa Metro Manila. Bagamat wala pang masabi kung magkano magiging presyo pagdating dito sa DA, pero pagtitiyak ni Guillermo, presyong probinsya at mas mura daw ito kumpara sa ibang commercial rice na nasa mga pamilihan dito sa Metro Manila. Kaniya, ito'y dahil ang mga sasakyan na raw, Mayor, ng Department of Agriculture ang kanilang nakausap at nakatakdang magdala ng produkto patungo rito sa NCR at wala na silang gastusin para sa transportasyon. Matatandang Agosto 7 pa nang itigil ng Unigrow ni Kajimi Bistar ang pagbibenta ng 25 pesos na kada kilo ng bigas sapagkat masama ang kanilang loob dahil misto lang ginawa lamang daw silang display ng Department of Agriculture na laging pinakikusapang magdala ng murang bigas sa tuwing mayroong event si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mula rito sa tanggapan ng hearing sa Quezon City, yes, Mayor. Nasa DA ka pala. Nag-uopisina pa ba si Yusek Doming Panganiban at Sebastian Jan at si Merceditas? Eh, iyan ang hindi ko matiyak, Mayor. Pero ang opisina niya kasi nasa second floor. Ah, nasa second floor ba? Nasa second floor. Oh, eh, ito yung pumupunta naman ako dito sa DA. At pumapasok sa loob, Mayor. Ang binabanggit ng Public Information Office, nandyan naman daw si Undersecretary. Pumapat naman at nakamonitor din doon sa nangyayaring paggalaw ng iba't ibang produkto na kanilang binabantayan. Wala rito sa tanggapan ng DA. Nasaan na si Mr. Jimmy Bistar? Anong pangalan ng kumpanya niya, Val? Yung Unigrow eh. Ayan, Unigrow. Oo. Unigrow. Hindi na Philippines. Hindi na nag-grow yung kanyang Unigrow, ha? Ikaw ba naman, Mayor, ang binabanggit ni Kajimi Bistar nung huling makausap ko. Asal naming mag-usap eh. Ang sabi niya, para lang kaming ginawang display eh. Natawagan kami kapag nandiyan ang Pangulo, magdi-display kami ng 25 pesos na kada na presyo ng kada kilo ng bigas. Pero yung aming inilalatag na sa tingin namin ay makatutulong dito sa sigalot sa mga produktong agrikultura, hindi naman daw pinapansin. Ang pinapansin daw, Mayor, ang binabanggit ni Kajimi Bistar, ang pinapansin daw ng mga opisyal ng DA, lalo na sa region, yung pagbili ng chemical fertilizer. Alam mo na kung sino yung supplier. Okay, sige. yun yung kasama ng leeg. Itong grupo ni Kajimi Bistar na nag-iisip sana ng ikagaganda ng mga magsasaka at ikagaganda ng mga mamimili dahil ang gusto nila ay magkaroon ng murang bigas sa kado. Wala rito sa DA. Val Gonzales, back to you, Mayor. Maraming salamat, Val Gonzales, mula sa Department of Agriculture kung saan po nasan ang Kadiwa Center. Daming bayan. Ay nako, maluhagilapin mo nga, ma'am, si Mr. Jimmy Bistar, ha? Abay, kung bakit ay pakinggan yung kanyang ginagawa, ha? Kung bakit sila ay kaya magbenta ng 25 pesos. Pero ang mga senior Yusek, Yusek, ay good morning, Merceditas, Yusek, Merceditas Sumbilla pala. Ayan. Abay, hindi daw kaya, ha? Abay, Mr. President, ay manong Johnny. Baka mabain apo ni apo presidente nga kwa. Bagbagaan na dagito yung official ita DA. Total kat si kamati kwa. Medyo
mas matanda sa kanila, ha? Abay, baka pwede manong sikatikuan, mangibagbaga kanya da, ha? Agtrabaho da, rumwar da dyan yung pisira da, pasyaran da kumama, dagitikwa. Dagito'y manalon, di taltalon para maamuan na no, kasano tibiyag, di taltalon na kung ano ang buhay ng ating mga magsasaka at paano ang kanilang ginagawa. DZRH Weather Bulletin. Weather Bulletin. Sandali lamang at pumasok na po ang bagyo, ha? Ayan, ito bang nararanasan natin yung mga pag-ulan sa Metro Manila? Ito na ba si Bagyong Guring? Latest mula sa Pag-asa forecaster Chris Perez. Chris, good morning. Magandang umaga rin po, no? Sa ngayon ay nasa dagat pa rin itong bagyong si Guring. At kanina ang alas 4 ay nasa layang 405 kilometers silangan ng Kalayan, Cagayan. Yung nakikita natin, magiging mabagal ang pagkilos nito halos dito lang paikot-ikot sa isang area ng karagatang Pasipiko. Pero dahil dito, may posibilidad na madami or maging madalas ang pag-ulan dito nga sa lalawigan ng or dito sa ilang bahagi ng Cagayan Valley sa susunod na tatlong araw. Kaya ang lahat po pinapaya na patuloy pa rin magantabay sa update natin hinggil sa bagyong si Guring. Wala pa pong nakataas na warning signal at sa forecast natin na within the next 3 to 5 days inaasa natin eh. Yun nga, halos magiging mabagal ang pagkilos pa ikot-ikot dito sa lugar na sa kasalukuyan ay kinalalagyan itong naturang bagyo. And we're not ruling out the possibility rin na bahagya pa itong lumakas. So every 6 hours maglalabas po tayo ng tropical cyclone bulletin. Ang susunod natin ay mamayang alas 11 ng umaga. Wala naman pong warning signal na nakataas sa mga oras nito. Pero pinapayon pa rin, lalong lalo yung mga kababayan natin sa Northern Luzon, na magantabay sa update at as much as possible maging handa para sa posibleng pakikipag-ugnayan sa kanilang local government at local DR officials para sa mga possible disaster preparedness and mitigation measures. Chris, bakit yung bagyo, ayan, nakita ko yung satellite ninyo, bakit kamo pa ikot-ikot, ba't ayaw dumiretso ang bagyo? Well, asa ngayon po kasi mahina yung tinatawag natin na steering layer na tinatawag nito. Kumbaga, yung bahagi ng atmosphere na nagdidikta ng pagkilos nito. And within the next 3 days ay nakikita natin na halos wala pa rin weather system sa mataas na bahagi nating atmosphere na posibleng magpakilos nito, Pahilaga or anywhere else. Pero patuloy po tayo magmonitor, no, para kung magkakaroon ng pagbabago sa pagkilos nito, galaw at intensity, ay agad-agad po nating maabisoan yung mga kababayan natin at yung mga partner agencies natin sa disaster preparedness and mitigation. Nakita ko ng Chris, mukhang abot hanggang Metro Manila yung kulay pula. Ayun, nakikita naman po nating mga kaulapan, yan naman po yung habagat dito sa Metro Manila. No? So, asaan natin talaga yung mga pag-ulan-ulan dito sa Metro Manila. So, sa mga babae natin papasok ng trabaho or lalabas ng bahay, may nakaplanong outdoor activity as much as possible, magdala pa rin po ng payong para pananggal lang po sa pag-ulan anytime during the day. Hanggang kailan itong mga pag-ulan dito sa Metro Manila epekto ng bagyo at hangin habagat, Chris? Well, yung ulan kasi dito sa Metro Manila, nakikita natin, more on the habagat, no? So, possibly na within the next 2 to 3 days, ay may maranasan pa rin tayong manakanak ang pag-ulan dito sa Metro Manila. Next 2 to 3 days, di hanggang, ano yan, hanggang Sabado Linggo. Tama po. Kaya yung mga babayan natin, hindi po dahil sa malayo yung bagyo, kaya dapat relax na tayo sa Metro Manila, no? Lahat po ng kababayan natin, pinapayon na magantabay sa daily weather updates natin regarding the bagyo at yung forecast natin sa iba't ibang bahagi nating bansa. Ayan. So wala nang ibang sama ng panahon. Yan lang ang namataan na, Chris? Well, sa ngayon po, yun nga lang po, yung bagyong si Guring at saka itong habagat na nakaka-apekto direkta sa ating bansa. Ayan. Chris Perez, good morning. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Magandang araw. Ayan yung mga golfers, ha? Abay Mr. Sergio Ortiz Luis. Abay Mayor Elmer Soria. Ayan, paano ang pag-golf natin? Naku, most worshipful Tom Rento, yung fundraising nyo ng golf tournament dyan sa veterans. Ito yung para naman sa fundraising po ng Manila Bicol Golfers Association. Ito po ay ang process naman nito ay mapunta dun sa para sa Peña Francia. Ayan. Sabi ni Kuyang Noma Tapang, mga brethren, ha, Kuyang Cesar Romano, ha, at General Tom Rento,
rain or storm. Tuloy daw po ang kanilang fundraising golf tournament dyan sa Veterans Golf and Country Club. Raindrops keep falling on. Stand by Sherwin Alfaro, ha? By stand by Mayor Lani Cayetano, ha? Magsasalita na ba si Mayor Lani Cayetano Malu, ha? Hey, kung hinga ayaw ni Mayor Lani, di si Senator Alan, ha? O si sister-in-law, si Senator Pia, ha? Eh kung ayaw ng mga Cayetano, di... Try natin Mr. Cecily si Konsihal. Konsihal Raul Aquino, ha? Na malaki ang kanyang kumpiyansa na higitan daw ni Mayor Lani Cayetano ang ibinibigay na ayuda ni Mayor Abibinay sa kanyang mahabaan dyan sa Pembo, Rembo, Sembo, Rambo. Ayan. Malaming apat na barangay dyan sa Makati na napunta na po ng Tagig. Standby, Ninong Sherwin Alfaro. Taga naman itong si Ninong Sherwin. Rain or shine, tuloy po mahabigan ang pamigyan ng kanyang malakas Aguinaldo promo. Sandali lamang mga maisis. Ayan, ay puro bad news ng mga naririnig natin, ha. Walang pag-asa sa murang bigas. Ayan, pagkatapos mga misis, mga classmates, mga teachers, nako. Vice President Secretary Inday Sara, ha. Ayan, Second Gentleman Attorney Mansa Carpio, ha. Hindi ba inaalala si Madam Vice President, ha? Si ating dyan sa DepEd, ha? Abay, 150,000 pa ba yung, ano? Yung kulang daw na classrooms dahil sa binagyo, binaha. Ayan, ha? At kulang para po ng mga teachers. Sana good news naman tayo, ha? Ayan, ito ang good news, mga kuya, mga ating mga misis. Good news sa mga katulad naming addict. Ayan, addict sa kape, may hilig sa kape. Di ba, Mr. Jimmy Serrato, ha? May twin pack na ang Jim's 3 plus 1 na coffee mix, mga ate. Ito ay may plus ingredient na Korean ginseng. Na siyang nagpapasigla ng katawan at memorya. Ang Jim's 3-in-1 na coffee mix twin pack ay may spirulina na mayaman sa protina at minerals. Kaya naman napakasarap, ha? Napakasarap magkape lang na kung kapeling mo ang mahal mo sa buhay, o di ba? Ano pa ang hinihintay ninyo? Mag-Jim's 3 plus 1 na coffee mix ka na. Jim's 3 plus 1 na coffee mix sa twin pack, tulong para may plus ka sa life. Coming bayan. Oras sa Chief Justice Alexander Jesamundo, alas 8:30. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Generica Drugstore. Join na sa Generica Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and free ads for details. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride Detergent. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical with over 250 stores nationwide. EO Executive Optical, love your eyes. Champion, gawang ang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical with over 250 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Knee osteoarthritis, also known as degenerative joint disease of the knee, is a wear and tear type of arthritis. Ang mga gamot tulad ng naproxen ay napagbibigay ng panandaliang lunas sa sakit na nararamdaman dulot ng arthritis. May mga pag-aaral na po na nagsasabing ang naproxen ay maaaring ibigay sa mga pasyenteng may mga kaso ng high cardiovascular risk. Pero huwag nating kalimutan na ang pinakamainam pa rin pong dumulog sa inyong doktor bago uminom ng mga gamot para tama ang paggabay sa atin. If symptoms persist, consult your doctor. At yun po ang tinig ni Dr. Ronaldo De Vera, isang rheumatologist. Ayon sa mga pag-aaral, ang taong may arthritis madalas may ibang karamdaman din. Kaya dapat careful sa pagpili ng pain reliever. Buti na lamang may Flanax,
the most prescribed naproxen brand by doctors. Kaya kapag may pangamba sa pain medicine, don't worry, maging panatag, mag-Flanax. Naproxen sodium is the generic name of Flanax. If symptoms persist, consult your doctor. Oras, Sister L. It's 8:37. Sandali lamang at eto na. Rain or shine, tuloy ang Pasko dito sa DJRH. Mula kay Ninong Santa Claus Shawin Alfaro sa ating DJRH. Malakas! Aguinaldo promo. Sherwin, yung ba dadagdagan yung Aguinaldo mo, ha? Wala ka bang balak ka doblehin yan? Oo nga. Habang papalapit ang Pasko, ha? O kaya dagdagan mo para marami ang mabigyan ng aguinaldo, ha? Aris number 6, Ninong Sherwin Alfaro. Dahil malakas ang kakumakinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo. Atin sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nako, yung mga bad na cabinet members, Mr. President, ha? Dapat manong dyan eh, better watch out sila, ha? Nakatingin si Santa Claus, ha? Better watch out. Ilang days before Christmas, Sister L? Nako, lakay, 123 wow, days na lang. Wow, bilis talaga Pasko ng panahon. Na, at lakay, ilang araw na lang? September na. Oo nga, ano? 24 lang ngayon, wow, lakay. Wow, 7 days na lang. 7 days na lang. Oh, Berna, ha? Nasa labas ayan na talaga na si Jose Marichan. Magiging boylaya na itong si Jose Marichan, ha? Good morning, Kuyang Jay Sonsa. Kumusta ka na, ha? Ayan. Alamin natin kung saan mamigyan ng limpak-limpak na agilado ating Ninong ng Bayan, Santa Claus ng Bayan, Ninong Sherwin Alfaro. Sherwin! Yes, good morning, Lakal. Ito, live tayo this way, Pandakan Transport Service and Multipurpose Cooperative. Dito yan sa may Biyata sa Pandakan, Maynila. Lakay, dito yung terminal ng Pandakan, Leon Ginto. Oh. Sa mga aircon bus yan, yung mga minibus na aircon. Mm. Pero nung araw, ito kasi sikat tong lugar na to na bilihan ng tubig. Diba yung istasyon na Santa May, ng tren, oh, ng Biyata. Dito yan, sa may Pandakan, Lakay. Sa may Pato. Dito rin pala humihipol itong mga to. Pero di na malakasan ang transport system dito sa Pandakan ko. Di malakasan din, Lakay, yung pakikinig sa radyo. Dahil ito, tutong tindara to. Andre, itignan mo, parang puntahan mo. Baka mamaya, andyan mo, malakas ang radyo ni, dyan sa Pandakan, malakas ang radyo ni Boy Cafe. Ayan, si Rick Gutierrez. Lakay, STL pala to, STL to. Si ate, nandiyan na sa loob ng kahon. Ganyan na pala mo, opisi ng interior lit na. Ayaw kong minutuloy nanonood. So, eto, na, nasa kwarto, pinapasok mo. Eto, pinag ni radyo ni Mami, Mami, radyo niyo, patikin nga. Ayun, no? Oh, ay, ganda pa nito. Ganda. Ganda pa ng kamukha ng transistor ko yan, ah. Lakay, ting ganda ni Mami. Pangalan niyo, Mami? Angelita. Lari, Angelita yan. Pakitapat yun na ulit sa loob yan. Pakitapat yun na po sa loob. Sa loob po, papasok yun na ulit para hindi mag-echo. Pa-off mo na lang muna. Pa-off mo na, total. Nag-feedback eh. Oh, total, nahuli na natin si ate. Ayan, oo. Oh, oh. Oh, Nanay Angelita, matagal na kayo dyan sa loob. Ilang taon na ako kayo dyan? Since 1983, nandiyan na po kayo sa loob. O, Lakay, kailan po ang yaya? Kailan po ang yaya ko?
Pero kasi, kung kaya tindahan lang kayo, ito, napakaliit, pero punong-puno ng paninda. Bakit pero pa? Pero ang matindi, malakas na nakikinig. Sir Win, bakit may rehas yung tindahan ni ate? May nandedekwat ba? Meron ba nanonokintay na paninda? Wala naman. Ah, wala naman. Pero, ayan, pero maganda negosyo nyo rito. Malakas na negosyo kasi tapat din ang terminal. Naka-ismay lang si nanay. Nanay ko, sabi niyo ako. Medyo mahina yata ang pandinig ni ate eh. Nakikinig siya lang sa radyo, pinakikinggan niya yung sarili niya sa radyo. Ate, eto dito ka makinig. Matagal ka na nakikinig sa gisari. Para hindi kayo mapuyat, ate. Ayan, minum kayo ng Jim's Coffee, ha? Tanggal puyat. Okay, bigyan mo agad ng premise si Aguinaldo si ate. Anong pangalan mo, ate, uli? Dinidyan na ako ng ano nyo, mga tisa nyo ng 1,000. Ayan. Salamat. Bigyan pa ng tisa, Sir Win. Parikasaman teacher. Oy, maraming salamat po. Angelita Mijares, opo. Ayan. Balita. Sino? Ayan, nakot. Gusto ko si Aling Angelita Mijares sa Sir Win. Cool na cool. Ayan, makalmang ate Angelita. Ayan. Sir Win, sige. Okay, maraming salamat ate. Ayan. Sana'y marami ang benta ng inyong mini grocery. Ayan. Guro mo na kayo, nag-extra na si Nani Angelita. Kala ko siya na reporter. Ayun na iba na kinitipon. Gawin mong correspondence si ate. Pwede. Kasi tapos na ng terminal sa Langa, Pandakan na kayo, malalaman natin kung tataas ba ang presyo ng pasahe o hindi. Ayan, you know, sa mga susunod na araw. Pero, teka muna. Sandali. Sherwin, patanong kay ate kung yung ba mga paninda ng sardinas, noodles, asukal, mantika, tumataas ba? May tumaas na ba ang mga presyo ng paninda ng sardinas, mantika? Tumaas mo ng konti. Abot kaya pa naman ang namimili sa akin. Abot kaya pa naman. Taas ng presyo. Opo. Kaya yung pinamataas, sinila kumain, kumibili-bili. Opo. Okay, maraming salamat, Ate Angelita. Good morning. Maraming salamat. Merry Christmas. Merry Christmas po. Merry Christmas po. Talaga Merry Christmas. And siyempre, Lakay naniniwala na ako listener natin to kinanay Angelita. Bakit? Makalmang-makalma. Oh, di ba? Very chill. Kahit na tumataas ang presyo ng mga bilihin, eh sa kanya, makalmang-makalma pa rin. Di ba? Oo. Kaya talagang tatakde yung makalma yan. Yan na. Si Nanay Angelita, eh talagang suki ng yung programa sa Damdaming Bayan sa Deezer H. Kaya naman, Nanay Lita, kami po yung nagpapasalamat. Kami po yung nagpapasalamat sa iyo sa masukit mong pakikinig sa Deezer H for making us number one sa recent Kantar and Nielsen Survey, at kayo po talaga ang tunay na dahilan na aming pong tuloy-tuloy na paglilingkod sa serbisyo publiko. Kaya naman na Nanay Angelita, tanggapin mo nga aming pasasalamat. Maraming salamat sa iyo sa iyong patuloy na pagsubaybay sa Deezer H. At live mula dito sa bahagi ng Pandakan, Maynila, Ayres number 6, Sherwin Bata Alvaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Para
Maraming salamat, Sherwin. We give love, hindi naman Christmas every day. Yeah, yeah. Ang love dapat every day nating ibinibigay yan at ipinaparamdam. Yes. Sandali lamang naku, Mr. Jimmy Bistar. Sandali lamang po at kailangan daw namin ito, pambili ng bonus. Pambili ng bigas. Pambili ng murang bigas, Mr. Jimmy Bistar, ha? At pandagdag sa aginaldong ipinamimigay araw-araw ni Sherwin Alfaro, ha? Mr. Jimmy Bistar, ha? With your indulgence po, sandali lamang, ha? Ang present po ng Unigro, ha? Ba't sinasabi ng mga taga-DI, pati mga NEDA, ay suntok daw sa buwan, ha? Mm-hmm. Yung 20 o 25 pesos na kilo ng bigas, ha? Pero iba ang sinasabi ng presidente ng Unigro, ha? Malamang nga natin, dapat ay maintindihan natin at marinig sa Malacanang, ha? At nang sa ganun ay malaman ng Pangulo, total, minomonitor tayo, ha? Naka ano pa, ha? Naka tawag niyo na Sister Ella, talagang naka-report talaga detalyado. Ayan. Siyempre lakay baka nakatutok yung mga kaya nga, Malacanang. Parang sa ano, parang sa Department of Foreign Affairs yung ating special na balita kahapon ni ang tawag noon, pinadetalye pa yung gist nung report transcribe. Lakay, hindi ko din maano yung gusto mong sabihin eh. Parang akala ko synopsis. transcription pa. Ayan. Mamaya Mr. JB Star babalikan ka namin, ha. Ayan. At idetalye mo sir kung paano ang dapat gawin, ha? Ah, nasa Bohol siya. Ayan. Oh. Ah, mula Bohol, nasa Cebu. Ah. All the way from. Oh, talaga. So, nag-iikot ang Unigro. Kadarating lang ng Cebu. Ayan. Naku, Mr. Jimmy Bistar, ha? Yung 25 pesos na bigas, ha? Sa mo ng lechon Cebu, ha? Pagbalik mo sa Manila, ha? Mapapa-extra rice tayo niyan. Sandali pa, Mr. Jimmy Bistar, ha? Ayan, kailangan po namin ito, ha? Mm-hmm. Baka mawalan kami ng bonus saka 15-month pay. Oo nga. Ora, Sister L. It's 8:48. Sir Jimmy Bistar, abay, nag-iikot, ano, ha? Mabuti pa itong si Mr. Jimmy Bistar ng Unigro. Abay, mantokimuti mula Central Luzon, nag-iikot hanggang Bohol, hanggang Cebu, ha? Ay, yung mga taga Department of Agriculture kaya, ha? Nakakaikot din kaya sila? Ay, nako talaga, Daming bayan. Pero huwag kang mag-alala, Mr. Jimmy Bistar. Ayan, andito na po, ha? Andito na siya. Andito na ang pinakabago nating paborito. MP Chaser Sparkling Apple Iced Tea. Bagay na bagay po sa MP, naku, at saka yung lechon Cebu, ha? Walang halong biro at walang halo-halo rin. Napakasimple, napakasarap. Siyat ng MP, sundan mo na malamig na MP Chaser. Refreshing yan. Sinong bang akala? May isasarap pa pala ang MP. Ano pang iniintay ninyo? Try nyo na. Daming pero bakit nga nag-resign ka yung dalawang NBA assistant director sa ano diyan sa National Bureau of Investigation, ala? Bakit kaya, ha? Dalawang NBA assistant directors nag-resign. Bakit? Oras, Sister L. 8:54. RH number. Christmas and a Happy New Year from DZRH. Aga mo, brother. Grabe naman yung bonuses na yun. Lamig-lamig, Mr. JB Star. Ora, Sister L. It's 8:58. Oy, nasa ating linya na siya. Kanina pa nasa linya eh. Ikaw talaga, Malu. Pinaghintay mo si Mr. Jimmy Bistar, ha? Sabi niya, pambira naman programang damdamin bayan na yan. Mula Bohol, andito na ako sa Cebu, commercial pa rin. 45 minutes pala. Mr. Jimmy Bistar, sir, maganda umaga po. Nasa linya pa po ba kayo?
Yes po. Ay, mabuti na lang, di mo kami iniwanan. Ayan, akala ko parang, akala ko tayo parang kadiwa center sa Department of Agriculture, iniwanan mo na. Hindi naman iniwanan eh. Okay, Mr. Jimmy Bistan, president po siya ng Unigrow Mahabigana. Unigrow Philippines. Ayan na. Paano nyo nagagawa? Ayan, talaga bang, ba't sinasabi ni Yusek Panganiban, Yusek Sebastian, Mercedita sa Sumbilya, at pati itong Sineda Secretary Arce Balisacan, malabo daw po yung pangako o sinabi ng Pangulong Marcos na 20 pesos kada kilo ng bigas. Kung 25 ba kakayanin na Mr. Jimmy Bistar, sir? Kaya po, Kuya Dio, Sister El, kahit gan 20 pesos na, per kilo, bigas na po yon, kaya. Hindi lang po tsuri kung hindi talagang ginagawa namin hanggang ngayon. Kaya kami naglilibot buong Pilipinas, mga tao ko ngayon nandoon sa Mamasapano, sa Maguindanao, Cotabato, Iloilo, lahat ng region nandoon mo tauhan natin. Ako, nagsusurvise na lang mga gobernador pag pinatatawag kami, mismo maharap dito sa Cebu City. Dito ngayon, 20 farmers leader ngayon para ma-explain natin paano natin maitsan itong kagutuman, matulungan natin mga magsasaka natin sa gulay at saka yung nagmamais dito, yung mga mais na mga sweet corn. Opo. Paano ba't angatin ang kita nila at maliit ang gastos? Okay. Anong patay ho natin? Opo. Pero sandali naman, Sir Jimmy, ayan na, mag-concentrate muna tayo sa bigas kasi sa bigas. Yan ang issue ngayon, ano po ha? Mataas po ang abono ngayon. Paano nyo, ako rin nagtataka, paano kaya nagagawa ng inyong grupo ng Unigrow na kaya magbenta pa ng bigas na 25 pesos samantalang ang production cost, ayan, abono, gamit sa pagsasaka, ang mahal. Paano ba ang sistema po ninyo, Mr. Jimmy Bistar, at nagagawa po ninyo ito? Yes, Kuya Dio, ang problema kasi sa mga nagsasalita dyan, sa mga nasa taas, opo, ay puro sila dita at matanggap lang sila sa siguro sa mga reports galing sa field na hindi rin natin tinitingnan kung tama ba o hindi or kung mayroon mga proteksyon na pinalagaan yung mga gumagawa ng report. Hindi kasi sila umaapak sa baba, nasa taas lang sila eh, kaya hindi na alam anong nangyayari sa baba. Kami kasi, farmers kami, hindi lang kami... malaking farmers kami na grupo at tayo mismo, may mga lupain tayo. Kayo nga, kung may time mo, bumisita kayo sa lupain namin, mayroon kaming, lahat ng klaseng pananay, mayroon kami. So, doon makikita. Papasyal kami ni, sasama kami ni Sister El, magtatanim din kami ng palay. Ayan, laking bukid kami, kaya alam namin magtanim ng palay. Yes po, kailangan kasi Kuya Dio, malaman talaga ang totoo. Paano masolusyonan? Ang problema, on record, tatlong beses na ako sumulat sa Malacanang na hindi ako nag-alok ng benta. Sabi ko, mag-usap tayo, explain namin paano tayo makatulong sa itong hinaharap natin na food crisis. Ang problema, binaliwala tayo, sinagot naman tayo na pabalagbag. Ang sagot niya sa isang Yusek dyan, again, sa sulat natin, paano ka masiyahan dyan? Opo. Sabi ko, dito lang tayo sa mga probinsya, matulungan pa itong mga LGO natin, direct natin sa zero. Mr. Jimmy, ayan, bago natin balikan yung mga Yusek-Yusek sa DA. Bigyan mo kami ng sample, kasi ako, magsasaka ang pamilya namin. Ayan, sa bukit talaga ako lumaki. Ayan, paano ang style nyo sa pagtatanim ng palay? Ayan, para mapalaki ang ani at kaya nyo magbenta ng 20 pesos, 20 pesos kada kilo. Yes, ikaw ganito ha. During sa pamunuan ni Secretary William Da, nagkaroon siya ng fertilizer derby. Fertilizer. Kasi isa ako nagsusulong. Mr. Secretary, parang walang nangyari sa mga pera, taon-taon na budget ang DA, wala paling magandang produksyon. Naubos ang pera, nasaan ang mga pagkain? Diba? Nawala. Nawala ang pera, wala naman produksyon. Kasi, baka pwede niyong tingnan yung baba ninyo sa mga regional offices, saan napunta mga pera? Kasi, kung investigahan lang, ilang supplier lang, balik-balik, tatlo, dalawa, sila lang namumunong na mayagpag. Pagdating sa mga farmer, yung mga pinamimigay na yan, kahit maraming farmer nagkikinig ngayon, tanong nyo sa sarili, ginagamit pa ninyo.
yung pinamimigay nila maliban niya sa urea at saka trifle 40 na binibigay sa inyo. Minsan, mm-hmm. binibigay man, nagreklamo kayo dahil hindi sub-standard na, may mga halo na, hindi na pure. Abono, sabi standard, hinahaluan? Yeah. Komunalis yan, pwede yun. Komunalis, pwede. Takos-ako lang po kasi yan eh, madaling i-doktor yan. Mm-hmm. Pagdating sa bodega, anong malay mo doon, di ba? Kaya common komunalis po yan. So pagdating sa mga masasaka, hindi talaga makapag-produce sila na mataas ng production dahil wala eh, mahina ang mga kwan. Kaya sabi ko, maganda siguro, ano kaya ng paligtahan? Parang ano, so nagkaroon ng pagkataon na ginawa yung fertilizer derby. Presidential, ano, fertilizer derby. Ba okay yan? Yeah. Fertilizer derby. Pagandahan ng abono para malaki ang ani, ganun po ba? Yes po, ba? Hindi okay. Lang ordinaryo. Kaya diyo, Sister Il, hindi ordinaryo yung lugar kung saan ginanap yan. Kung hindi mismo sa loob ng Philrice. Oh, sa Philrice. Main complex ng Philrice ng Munoz, New Baytiha. Isa tayo sa mapalad na nakasali dahil ang kriteriya nila napakahirap sundin. Pumasa tayo sa kriteriya. Sa loob ng 2 taon, tuloy-tuloy ang derby na yan. Napakita natin kasi ibigay mo yung ang kagandahan doon, hindi ka pwedeng makialam sa lupa, hindi ka pwedeng mag-cultivate, hindi ka pwedeng ikaw maglagay sa gamit mo kung hindi mismo mga tauhan ng Philrice. Bigay mo lang yung ano mo, protocol mo, magkano'ng gastos, at ipakita mo kung gaano gagana ba. Opo. So, napakita natin yan sa loob ng 2 taon. Dumaan ng bagyo, successful pa rin tayo, dumaan ng mga piste, successful tayo. Hanggang ngayon, may derby pa kahit magtanong ko kayo, tapatawagan niyo yung Philrice Midsayat at Philrice Agusan. Nandoon pa kami. Okay. Parapit na kami anihin. Ang problema, yung natapos ang derby dyan sa Philrice National, dyan sa main office, ang mayari, wala pa rin, hindi pa rin ginamit na taga-DA. Ang data na yan, yung maresulta na yan. Tuloy-tuloy pa rin sila sa gawain nila. Teka, so kami naman, nagbarasakit, nagbigay ng murang bigas dahil kami, may mga sarili ng kaming farm. Yan ang kasi naawa kami sa mga tao. Nagbigay kami ng mura. May pinapakita namin sa gobyerno na kaya natin magbigay ng murang halaga at magandang klase. Mr. Vista, sandali po. Alam po namin na napaka-importante ang abono sa ating pagsasaka. Ano po, ha? Yes. So, ano itong, sino ang nanalo sa fertilizer derby? Ito ba ay local prodaal? May local components po ba ito? Ayan, hindi imported. Ano ito? Anong tawag ito? Anong components nito? Marami tayong nagdadala na nag-introduce sa market pwede o, Sister Il, na kanya-kanya hong ano yan eh. Pangako sa mga magsasakan, magaling, rito ganyan-ganyan. So, lahat yan ay inimbitahan ng DA through Philrice. Yun nga, sa lahat ng mga nagpo-produce na yan, 8 lang kami nakasama, ipakita mo yung gaano kagandang production mo, gaano kalitang gagastusin mo. Isa tayo sa pagkita dyan, ang Philrice, hindi sila mag-declare sinong nanalo. Pero doon sa actual, for 2 years, kahit itanong ninyo mismo sa Philrice, New Baytiha, Munoz, ultimo ang flat ng ultimo ang area ng Philrice, hindi man magaling tayo. Hindi nanalo sa atin 'yan. Puy hangin, malit. Kunting hangin lang dapaan sila lahat. Ang Unigro lang nakatayo. Okay. Ako hindi ako sinasabi bumili kayo ng Unigro. Kaya sabi ko sa Malacañang, tanong sunat ko. Bigyan mo kami ng chance mag-explain paano pagandahin ang production natin. Kung muna tayo mag-usap sa presyo o mag-usap sa pera. Ano muna malasakit muna okay. Tayo. Dito tayo, Mr. Jimmy Bistara, dahil ito, proven na sa inyong grupo, bakit ayaw i-adapt? Bakit ayaw kayong suportahan? Ayaw gamitan ng mga taga-Department of Agriculture? Samantalang ito na ginagamit pa kayo pagka nandyan ang Pangulo, pagka may kadiwa centers, pang show kayo. Bakit ayaw i-adapt yung ginagawa po ninyo, Mr. Bistar, sir? Kaya nga po, hininto ko, nung galing ako sa Qatar, kasi pinatawag ako sa royal family ng Qatar, pinadibilap nila yan, unti-unti pinadibilap ang Qatar, through our product. Dumating naman yung sulat galing kay senior
Undersecretary Pangariban, salungat sa sulat ko, kaya na-dismaya ako, sabi ko, kaya ako, kung ganun man lang, hindi man ako nag-dibisa, kung hindi, humingi lang ng kunting time, mag-dialog tayo, paano tayo makatulong sa gobyerno, isalungat naman sinagot na ahinto na natin, para madamdaman naman ng gobyerno na hindi pala madaling magbinta ng ganun kamurang bigas sa mga tao na, ordinary tao na kuipila madaling araw pa. Nakakaawa, tubo-dubo ang ano namin dibdib pag nakita natin yung mga tao na makabili ng bigas gabing-gabi pa, nagpumipila pa. Pero wala tayong gawa dahil gusto natin sanang tumulong pero ayaw naman sila makiling sa atin. So, nagbayan-bayan na lang ho kami. Mm-hmm. So, Sir Jimmy, ito pong ginagawa ninyo ngayon ay, or mayroon pa po ba kayong mga pinagbibentahan na Kadiwa Center or wala na po? Mayroon kaming kuan sa kagaya ng Laguna doon sa bayan ng direct na lang po kami sa mga LGU, ma'am. Mm-hmm. Doon sa Kalawan. Mm-hmm. Yung Kalawan, isa yan sa napakagandang pinakita natin. Kaya ngayon, in due time, mag-harvest rin sila. Mm-hmm. Pinapakita nila sa buong Laguna na kaya pala mag-produce na hindi na sila mag-import sa ibang bayan na bigas. So yan ay mga ginagawa ho natin. Oh, so nakadirekta na po yung coordination niyo yes with the LGU. Yes po. So tumutulong dadala kami ng bigas doon na mura. Ngayon, mayroon na sila sariling produce. Yun ang gusto ng LGU doon. Hindi na sila mangailangan bumili pa sa ibang lugar o magpapadala sila ng ibang bigas sa ibang lugar ka. Tumataas ng presyo dahil siyempre plus handling pa po yun. Mm-hmm. Mm-hmm. Mr. Bistasir, sandali po. Nabagay niyo yung Qatar kanina, ha? Mm-hmm. Baka mamaya mga taga-Qatar pa ang makinabang nito. Paano kayo napunta ng Qatar? May nagtatanim din ba ng paray? Inimbitan ba kayo doon para mag-sampo nitong ginagawa niyo? Anong ginawa niyo ron? Yung executive secretary ng Qatar, Al-Thani family, ay pinapunta ng Pilipinas, pinapa-research kung paano makapag-produce sila ng agriculture dahil alam mo naman natin, ang Qatar ay Middle East yan. Oo, oh, disyerto. Terit po yan ay karamihan dyan ay mga lugar mainit. So, nag-search sila hanggang pinakilala sa akin. Sabi ko, huwag mo na kayong maniwala. Punta kayo sa farm namin. Mag-stay kayo doon ng 2 days. Maglibot kayo sa buong farm namin. Ngayon, mayroon kami isang lugar doon na tinambakan ko ng bato. May isang istarya po yun, puro bato. Wow. Pero ginawa ko, nabuhay pa rin yung mga lahat ng tanim. Mm-hmm. Mga fruit trees. Tingnan nyo, kayo mismo mag-hukay. Pag hinukay nyo, wala kayong makikita ng lupa, kundi puro bato. Malimit na bato, pero nabuhay pa rin. Mm-hmm. Saka kayo maniwala, then saka kayo magre-report doon sa hari. Mm-hmm. So, yun, pinadala mga video. Then after how many days, nag-coordinate pa sa atin hanggang mag-invite na. Mm-hmm. Pinadalan tayo ng visa, pinadalan tayo ng ticket. Mm-hmm. So, pumunta kami, isang team doon. Nag-demo na kami doon. After 10 days, tumawag na naman sila na pinabalik na kami dahil umpisa na. Tama-tama naman, mayroon silang World Expo sa agriculture kasi gusto na i-develop ang lugar nila to agriculture sa na country dahil alam mo naman yun, dahil marami silang pera pero wala naman silang agriculture. Opo. Pag-umpisa na kami ng tanim doon ng palay this coming September. Ito mga next week. Ayan, naku talaga naman ano. Abay, baka mamaya itong technology ninyo Qatar pa ang makinabang. Naalala ko to. Naalala ko to itong si Architect Juna Palafox. Ayan, tinatabla dito ng iba pero sa ibang bansa. Nakilala ng doon. Isa pang nag-invite sa atin, Kuya Dio, si Sir L, yung presidente ng Timor-Leste. Mayroon silang 70,000 hectares. Binigay na sa atin 40,000 hectares na palayan para i-develop. Sa sunod mga kuan, linggo, pupunta tayo. Tumukunti pa ibang bayan, ibang lugar. Mm-hmm. Kinikilala kayo. Naghirap kami, Kuya Dio, magastos ha. Lahat ng pilray sa buong Pilipinas, pinupuntan namin lahat ng mga DE regional office, magroon ng derby or presentation or demonstration. Gaano kalaking gastos mo dyan? Tatlong buwan yan bago mo makita ang final. At mayroon akong magandang balita sa inyo, hindi lang bigas, kung hindi, last week lang nanalo tayo grand champion sa
vegetable derby naman, tayo manalo. Magandang derby yan, hindi derby sa sabong. Hindi derby sa sabong. Derby ng fertilizer, pagalingan ng pagandahan ng production. Mm-hmm. Fertilizer, vegetables. Ang gagandahan, nagsisiro tayo any kinds of pesticides. Insecticides, fungicides, zero tayo. So, pinapagkita talaga na din. Kaya, lumiliit ang gastos eh. Okay. Kailan maging kalaban mo dyan, malalaking company. Siyempre, kaya siguro makakati pumasok. Sandali. Bako makalimutan na Mr. Jimmy Bisnar, ayan, may nariyak ko sa inyo no, minsan na ano na yung technology ninyo, itong ginagawa ninyo, inaalok nyo sa DA, pero tinanggihan, mas pinapaboran yung multinational company? Sa sulat ko sa presidente, wala ko binanggit na bumili ho kayo. Sabi ko, yung problema mo 20 pesos, solusyonan natin, tulungan ka namin, ako mismo tutulong. Mag-usap lang tayo, bigyan mo ka ng chance magkapagsalita. Kasi may mga paraan eh, paano eh. Ang nangyari nga, Martin, tatlong sulat ka, touch ka, nagpakita ka pa ng murang bigas. May mga okasyon sa DA, darating presidente, ginagamit lang kami. Halimbawa, okasyon sa niya, anniversary sa niya, pinadala ng mga bigas namin doon, pati stock, hinahawak-hawakan ng presidente. Okasyon sa DSIS, anniversary, ganon din ginagawa. Anniversary din ng DA, ganon din. Diyan pa kami sa harap mismo ng itablado. Pero pagdating sa region at saka sa mga undersecretary niya, walang mangyari. Siyempre, presidente, sa daming iniisip. Hindi lang naman puro bigat. Tsaka nabubulan ng mga USEC ng DA. para mo nang sinabi, Mr. Jimmy Bisnar, na kayo ang nagtanim, iba ang kumain. So parang, Sir Jimmy, parang nabanggit niyo po yung word na ginamit lang kayo. So parang pang kinuha lang kayo, pang show off, kumbaga. On record po yan, Sister L. On record po yan. Natawag siyang taga-DA o Madartis Presidente, may okasyon. Punta kayo ha, punta kayo, sarap kayo mismo. Ayun. Sabi ko, what's for ko lang. Nagpalasakit ka. Ay, naku talaga. Okay. Taga-DA pala mismo na matawag. Kakalungkot. Kaya alam mo, Kuya Dion, nandiyan naman kayo sa media. Opo. Panawagan natin yung mga congressman, i-investigahan nila mga regional offices nila. Regional ano nangyari offices. Sa regional office? Kano kalaking pera binabagsak yan? Ano nangyayari? Anong binibili ng mga produktong sinusupply sa mga magsasaka? Kaya yung makikita, ano nangyayari? Dapat pala, Mr. Jimmy Bisnar, Congressman Mujib Hataman, ayan na kayo, nag-interview yan sa nagpatawag ng mga taga-DA noong isang araw. Ayan na, siguro next time, Congressman Mujib, abay, imbitahan nyo rin itong si Mr. Jimmy Bisnar para maipaluwanag. Ayan, naku, may mga kalukuhan pala sa ano, sa regional office ng DA. Nandun mga lutuan na, kaya DA. Nandun na lutuan, naku, patay tayo dyan. Kitchen pala. Pero sa kitchen. Pero sandali lang, Mr. Jimmy, last question na, huling last na ito. Yes. Paano daw at magkano ang gastos daw ng Unigro per hectare para makapagbenta kayo ng 25 pesos per kilo? Mm-hmm. Okay. Ang production cost namin sa unang tanim is 7 pesos and 7 cents. Production cost. Okay. From tanim up to harvest. Mm-hmm. Unang taniman. Okay. Second taniman, 7 pesos and 40 cents. Mm-hmm. Third na taniman, 6 pesos and 80 cents. Mm-hmm. Pang-apat na taniman, 6 pesos and 40 cents na lang. Mm-hmm. Paano kayo hindi pwede magbinta ng 30 pesos? Ayun. Eh, bubukan natin. Kaya hindi ako, Kuya Dio, hindi ako nag-alok ng produkto. Opo. Pag-usap sa'yo, magbigay kayo ng ilang hektarya, 10 hektarya, 50 hektarya, pakita muna natin. Ayan. Hindi yung ano, eh, i-re-reject agad ng ano. Okay. May mga ditar nga tayo. Kung wala pa kayong tiwala sa ditar, mag-ulit tayo. Okay, kasi hindi lang naman tira din usapan niya, Kuya Dio, Sister El. Kami naman, kaya ito paano, nakakain naman sa oras ng aking kain. Ang problema, yung mga, alam mo sa Metro Manila, makita mo, dugo talagang dibdib mo pag nakita mong mga tao na. Maawa ka. Maawa ka. Ang dami naghihirap kaysa maranyang buhay. Okay, Mr. Jimmy Bisnar. Hindi na naramdaman yan, Kuya Leo, kasi hindi sila bumababa at hindi naglalabas ng opisina nila. Ayan, so, paano mo maramdaman ngayon? Correct. Ayan. Tama ka, Mr. Jimmy Bisnar. Hindi ho yun.
Ang talagang advocacy namin, Kuya Leo, hindi kailangan namin pera eh. Hindi mo kailangan, ako, hindi naman tayo naghihirap eh. Kailan kayo huling naputi ka ng paa itong mga opisyal ng DA? Dapat pupunta sila sa bukid. Inaalam ko anong sitwasyon sa ground. Yung totoong kalagayan. Ayan, buti pa ang dating Pangulong Marcos nung araw. Ayan, kahit na for show, ayan, may mga picture pa sila nga nagtatayim ng palay sa bukid. Eh. Pero at least the mere fact na kahit pang photo op lang yan, the mere fact na pumunta siya doon, talagang inaalam ko anong sitwasyon ng mga magsasaka. Kuya Leo, ito lang, bago makalimutan, binanggit mo si former president. Siya lang ang presidente gumawa ng biotech building. Yun sanang drive na yun eh. Magkaroon natasan na tayo ng mga biofertilizer. Yung biotech building, 1977, ginawa yan, nandyan sa UP Los Paños. Ayan. Pero pinabayaan eh. Nang dumating ibang presidente, napabayaan. Yung programa ni Presidente Ramos na balance fertilization, tumaas na sana ani natin, napabayaan naman ng may pupalit. Ngayon, ito lang pagkataon kasi ang drive ng bagong Pangulo natin, ang anak ng dating Pangulo, ay biofertilizer. Tingnan yung research yung ano ba yung biotech building sa UP Los Paños. Biofertilizer. Biotech fertilizer. Yan ang adipositori sana na mga microorganism. Na hinto lang kasi nawala siya. Okay. Hindi na sana tayo magsisigil import ng bigas puro chemical. Hindi tayo sana alam mo tayo. Kinagistan ko na yan, estudyante po sa Ilocos, yung mga kababayan namin nag-aral sa UP Los Baños. Ayan, ang gagaling ng mga agriculture, Sister El. Ayan, siguro dapat itap natin yung mga magaling sa UP Los Baños, yung mga nasa agriculture dyan, agriculturist. Alam mo, Kuya Dio, Sister El, ako hindi magsasakang malaki. Hindi rin ako, wala akong background, ini agriculture background, wala ako. Wala kami. Pero bakit ako na in love dito sa isang... Kasi nakikita ko makatulong tayo sa maraming magsasaka, maraming tao. Opo, ayan. Hindi namin ito negosyo, accidental na ito. Sana ganyan din ang pag-isip ng mga taga-DA. Mr. Jimmy Bistar, sir, maraming salamat po at magandang umaga, mabuhay po kayo. Sana'y makarating ito sa Malacañang, sa Pangulo at makita. Ayan, siguro Mr. President, huwag niyo ipapasa kay Yusek Panganiban. pagdating diyan tinatabla agad, ginagamit lang pang show, ha? Itong grupo ni Mr. Jimmy Bistar ng Unigrow. Mr. Bistar, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Ayan. Mabuhay po kayo. Damdaming bayan. Mr. Jimmy Bistar, mahabigan, President ng Unigrow Philippines. O kita niyo, mahabigan, nabalitaan pa sa Qatar. Ayan, pinapunta pa siya dun sa Qatar. Baka mamaya ibang bansa pa ang makinabang dito sa technology ni Mr. Jimmy Bistara. At speaking of biotech, ha, diba ito rin yung ini-introduce ng mga engineer agriculturist. Sina Justice Fred Ampuan. Yung nag-guest sa atin dito lang tayo. Oo, diba? Na justice na pero agriculturist din. Makabagong way ng pagtatanim lakay. Ay, nakatalaga. Lakay yung tinutukoy mo daw kanina, sabi ni Val Gonzalez, yung pinaburan, yung bio-prime, yung pagbibilihan ng fertilizer is... 5.3 billion pesos pala yun. Wow! Kaya naman pala, Mr. Jimmy Bistar, 5.3 billion? Lakay. Wow! 5.3 billion pesos. 10% na commission na lang 5 billion. Diyos ko po, limpak-limpak na salapi yan, Mr. President. Yan ang pero alam mo lakay, mabanggit lang natin itong mga tanong. Merong ang ating mga kababayan na nanonood sa atin sa YouTube. Merong opinion sa ating interview kay Sir Jimmy. Ano sabi? Sabi dito ha, sabi kay Rob Hall ang kanyang username. Ang sa nasa importasyon daw ang pera. Kayo naman. Hindi mo sabi nga, pagka may importasyon, may komisyon. Kaya manong Johnny, ayan, ang presidential legal advisor na mismo nagsasabi, ha? Manong Johnny Ponce Enrile, ayan, sabi nga niya, several of Marcos advisors unreliable. No work, all perks. Dumbing. Kay sa dami daw ng sinabi ni Sir Jimmy Bistar, isa lang daw ang sagot dyan ng DA. Ano? Importasyon. Sabi ni Ronel Belarmino. Ay, nakakalungkot ano ha?
Anyway, Mr. President, siguro po, sabi ko nga po, ayun, hila ko nagsasabi, dapat siguro balasan yung mga members may, ng DA. Mukha may problema talaga. Yung mga nandyan, remnants pa ni Secretary William Dar na puro importasyon. walang ini ay nako na nakasakit sa dibdib po mahabigan. Asa nakalungkot dito. Tumatawa lang po kami pero di ba nakakalungkot yung problema natin. Opo, yan. At saka mamaya ito baka mamaya ibang bansa pa ang makinabang dito sa technology nitong si Mr. Jimmy Vista. Dumb. Oras sa Sister L. 24 minutes after 9. Standby Nicole Lopez. Anong binebenta na Ayala Corporation, ha? AC Industrial Holdings na Ayala Corporation ibinenta sa isang German auto parts maker. Ano 'yan, ha? Honda? Ay. malaman natin 'yan. Ayan, sandali lamang leta. Ano ang latest sa Malacañang? Hindi pa babalasahin ng Pangulong Marcos ang Department of Agriculture? Abay, sinusupalpal na siya. Alam po niyo, mahabingan, ang impact nitong sinasabi ng mga taga-DA. Ayan, parang sampal ito sa Pangulo. Eh. Ayan, wala man lang. Wala, hindi kakayari yung 20-25 pesos. Ayan. Eh, kaya nga. Hanggang 48, hanggang 50 na ang presyo ng bigas. Ang sabi nga ni Sir Jimmy, kaya hanggang 20. Kaya hanggang 20. Wala. Kung puro importasyon iniisip, kung puro kitaan ang iniisip, hindi mag-isip kung paano pagagandahin ng produksyon, hindi pupunta ng bukid, ayan, hindi buhaba sa opisina, hala nga tayong aasahan sa mga iyan. Parang kung yung kilala mo Lakay na isa pa no, hindi bumababa sa sa ground. For sure pumunta ng Divisoria, wala, hindi na nasundan. Kung hindi man lang siya mga tauhan man lang niya, ayan, Yusek Ruth Castelo, ha? Ay nako, asan ang ayun, nagkabisuan sa Kongreso kahapon. Meron pa lang Price Coordinating Council. Nasaan ang mga iyan? Daming. Ora, Sister L. 9:26. Barangay Village Association pa lamang ito, ha? Eh paano kasi pagdating sa barangay at SK elections? Di mas mainit niyan. Anyway, congratulations sa Kuya Jimmy De La Rosa. Ayan na. Ang nag-decide po ang Human Settlements Adjudication Commission. Mantakin mo yung mga away-away sa Village Association eh. Umabot pa sa Human Settlements Adjudication. Grabe. Ha? At ang ruling, parang Supreme Court ito eh. Ano ang ruling, Lakay? Ang ruling, Mr. Jimmy De La Rosa is still the president of Ayala Alabang Village Association sa Muntinlupa City. Ayan. Bilang presidente at pinawalang bisa, ha? Ang sinasabing kurita o pag-take over ng nakaupong village president na si Andre Khan. Ayan. Taray nyo, mapakudita talaga lang. Pati bilis, hindi lamang mga LGU, mga gubernador, daladalo ang gubernador. Ha? Eto, pati bilis association na alulupit. Daming. Report mula kay Leta, Sister L. Ang Pilipinas, walang issue sa Vietnam sa West of Philippine Sea. Detalye, balita mo, RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Sister L, Lakay, maayos ang relasyon ng Pilipinas sa Vietnam kung usapin ng West Philippine Sea ang pag-uusapan. Ito ang sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kasunod ng ulat na lalakas ng Vietnam ang kanilang militarisasyon sa West Philippine Sea. Magamat wala pa daw silang nalalaman tungkol dito, sinabi ni Tariela na karamihan naman sa mga bansa ay nagsasagawa ng development and capability ng kanilang militar. Pero hindi tulad sa China, wala ayang issue ang Pilipinas sa Vietnam. Ayon kay Tariela, walang nararanasang anumang dangerous maneuver ang Philippine Coast Guard tuwing nakakasalubong ang Vietnam Coast Guard. Wala rin ayang nararanasang harassment ang mga mangingisdang Pinoy mula sa Vietnamese forces. Sabi ni Tariela, sa China lang talaga may problema ang Pilipinas dahil sa ginagawa nitong pagharang sa resupply mission sa Union Shoal. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Yes, Lakay. Napanood naman ng Pangulo, siguro napanood na niya yung palitan ba ng communication warning ng Chinese Coast Guard at Philippine Coast Guard. Babae sa babae, ha? Lakay, yung palitan, wala pang reaction ang Malacañang tungkol dyan.
At kumusta ang gising ng Pangulong Marcos? Di ba siya binabangungot doon sa mga official ng DA at saka NEDA na parang sinusupalpal siya na hindi raw kaya ang 20-25 pesos na kilo ng bigas, samantalang meron isang Jimmy Bistar na nagsasabi na kaya? Oo, ang sinasabi naman ni Lalakay, hindi pa kaya sa ngayon. Kasi kailangan palakasin pa daw yung production at para magawa yun kailangan habulin yung gobyerno kasi kailangan ng suporta talaga dun sa sektor ng agrikultura na sabi nila ay matagal na napabayaan. Anong sabi? Hanggang 2 years pa raw? Bakit si Bistar? Bakit si Bistar nagagawa na? Ayan. Nag-iikot sila ngayon sa mga iba-ibang region. Nabalitaan tuloy yung ginagawa niya sa Qatar. Ayan, iniimbita na siya sa Qatar. Baka mamaya mga Qatari pa makinabang dito sa technology niya. Ay, oo nga, ganyan pa naman lagi ang Pilipinas. Ano, yung mga husay ng Pinoy ay sa ibang bansa pa natin nakikilala. Pati yung mga yung mga forecaster natin, mga traffic. Sinitirasan na lang ibang bansa. Correct. Ayan, anyway. Ano yung schedule ng Pangulong Marcos ngayon na Ms. Let? Ngayon Lakay ay manunumpa ang Partido Federal ng Pilipinas sa Malacañang. Buhay pa pala ang Partido Federal ni General Thompson na Paltik at Carmina Lanchon. Kay presidente na ito Lakay, di ba? Tama ba? Yan ang ginamit yan ng tumakbo. Yung nakaraang election. Kaya nga't may tampo si... Dumarami na ngayon ulit Kaya nga't may tampo si Gerald Tom Lanchon eh. Ayan, nagamit yung partido yun. Mukhang naiwanan siya sa pansitan. Buti para si delayed na Martin Dino eh, ginawang USEC ng DILG. Nako, may tampo pala. May tampo. Ayan, Mr. President. Ayan, may tampo si Apo General Tom Lanchon, ha? Ay, di yung bye-bye, ana Apo. Kaasimat. Okay, Mr. Let, maraming salamat. Good morning. Good morning, balik sa inyo Lakay at Sister L. Damdaming Bayan. Dagdag na budget ng Bucor, Bureau of Corrections, kasama ang dagdag na budget sa pagkain at gamot ng mga PDL. Persons deprived of liberty, hindi pinagbigyan ng DBM. Allah? Kawawa naman yung mga preso na. Kawawa naman mga taga-kakosa dyan sa Sigi-Sigi. Ha? Okso, Bahara na gang, Batang City Jail, Sputnik. Aris number 12 man ang Milky Ligunan. Please come in, Milky. Lakay at Sister L, hindi pinagbigyan ng Department of Budget and Management ang hirit ng Department of Justice at Bureau of Corrections sa hiring na anokasyon para madecongest ang mga piitan sa bansa. Sa hiring ng House Committee on Appropriations sa Budget ng DOJ sa 2024, sinabi ni Justice Secretary Christine Rimulya, hindi rin nila purubahan na itaas ang budget sa pagkain at gamot ng mga preso. Sa ngayon, 70 pesos ang para sa subsistence allowance habang 15 pesos sa mga gamot. Pero sa kabuuan, 130 pesos ang hirit ng DOJ Bucor sa DBM. Ayon kay Rimulya, marami pang hindi ibinigay sa kanila ang DBM na budget na kailangan ng ahensya. Kabilang dito ang pagdutas sa problema ng congestion na mga kulungan na nasa ilalim ng Bucor, dalang congestion rate ay umaabot na ngayon sa 383%. Ang hinihingi ng DOJ ay 23 billion pesos para makapagpatayo ng mga bagong pasilidad o piitan at ma-decongest ang mga persons deprived of liberty. Pero walang ganitong pondong ibinibigay ang DBM. 34.48 million pesos ang panukalang budget ng DOJ para naman sa 2024. Para sa kauna-una sa Pilipinas, yes, Sakay. Hindi paano yan, di na matutuloy yung nakalagay pala man sa menu, may kare-kare, mga ganyan. puro drawing pala yung mga dyan, yung mga menu ng ating mga PDLs. Kare-kare, adobo. Saan naman ngayon? 70 pesos subsistence allowance, 15 pesos sa gamot. Yun ang sinasabi ni Secretary Rimulya kahapon sa budget hearing ng DOJ. Pero ang sabi naman, nakapagko-cover Lakay at Sister L sa mga piitan, baka hindi nga daw umaabot yung ganitong halaga dahil hindi daw ganun kasarap o kaya karami yung mga kinakain ng mga preso. Kinukupit yung budget. Yun lang ang katotohanan niyan. Kaya yung mga inilalagay sa menu na panghingi ng budget, ano lang yan, puro drawing lang yan. Nakalungkot lang kayo. Siguro ito rin ang tinignan ng DBM kasi ang sabi nga
baka pag narinig ito ng mga preso sa pamigitan ngayon, Lakay, magugulat sila. 70 pesos pala ang budget natin sa pagkain at 15 pesos pala ang budget sa gamot. Pero baka wala silang natatanggap na ganito, Lakay. At meron pa ng kasama sa menu na kare-kare. baka mag-drive ka man. Ay, di ba kasama dun sa menu no, sinasabi ni Jel Katapang anong, ano yung mga pagkain na dapat ano? Mga pagkain. Oo, mga dapat na isineserve sa mga PDLs natin sa Bucor. Ayan, wala daw ganun, Lakay. Alam niya. Nakakatikim yata ng masasarap na pagkain lang mga preso pag meron silang dalaw. Totoo yan. Tapos may kupit pa yung jail guard. Ayan, bago makarating sa PDL, bawas na yan. bago makapasok yung pagkain, okay. Meron ng bawas sa pondo. Uh-huh. So ngayon, Lakay, yan ang problema. Ang sabi naman ng House Appropriations Committee, sina Congresswomen na Kimbo at ang chairman congressman na El Saldico. Hanapan nila ito ng budget. Kasi ang hindi nga ni Secretary Remulla, kailan to ng mga bilanggo natin. Mm-hmm. Lalo na yung pagtatayo ng mga bagong bilangguan. Okay. Madam Milky, isa na lang. Sino ba ang chairman ng Committee on Agriculture? Kasi the other day, nag-meeting siya na naalala ko itong si congressman na Mujib Mahataman, although na nasa minority. Sila nag-imbestiga kina Yusek Panganiban na Mercedita Sumbilia. Andiyan ba si Yusek Sebastian? Yung sinasabi na ang bigas daw hanggang 48 hanggang 50 pesos na ang pinakamababa? Yun yung report niya, Lalakay. Pero ang sabi nga ni Lef kanina sa report niya sa'yo, baka matagalan yung minimity o campaign promise ni Pangulong Bongbong Marcos na maabot sa 20 pesos. Kasi marami rin factors. Bukod sa El Nino phenomenon, ay nagbawas din ng exportation ang bansang India at Vietnam sa mga kumukuha mga bansa, lalo na ang Pilipinas, kasama tayo dyan, Lakay. At ba't yun ang problema production ng India? Importasyon na naman yan. Samantalang sabi nga, ayan, pati si Principal, nagsalita na si Principal, hindi kinakapos Senator Cynthia Villar, hindi kinakapos ang supply ng bigas. Ayan, may mga nagmamanipulate lang daw ng presyo, Manang Milky. Eh yun, baka mahulog ka sa upuan mo ngayon, Lakay. Sinabi nga ni Undersecretary Leo Sebastian kahapon, ano? Wala daw rice cartel sa bansa. Napapakapit tuloy si Lakay, Manang Milks, nung sinabi mo baka malaglag siya sa upuan niya. Oo. Kasi ang tanong, magadaling din yung tanong ng mga congressmen kahapon sa hearing ng DA. Sabi ni Manila Representative Benny Abante, kung tingin nyo ba, bakit walang cartel ng bigas sa bansa? Ang sabi ni Sebastian, wala siyang may tukoy kasi malaki daw yung rice industry sa Pilipinas. Pero kung titignan natin, Lakay, at Sister L, ang dami ng pasukan ang Senado at Kamara sa mga previous hearing ng mga komite nila sa Kongreso. Ginagago naman tayo ito si Sebastian. Sa DA, BPI, Bureau of Plant Industry, nanggagaling yung importasyon. Ayan, yung permit to import. Posible hindi nila alam yung kung sino ang mga umaangkat ng bigas dyan na ano na kasabot nila. Actually, sa totoo lang kasi, Manang Milky, masakit lang sa dibdib na aminin, ha? Na ang ilang opisyal, kasosyo dyan sa mga importasyon. Ayan. Ginagamit pa yung mga kooperatiba ng mga farmers. Mainit ang ulo ni Lakay. Kasi pwede mo ng tubig. Manang Milks, gusto ko nga magsalita kaso baka pag hinatuan ko pa, mag-umusok pa yung ilong neto. Parang di mag-iinit ang ulo mo, halata naman tayo binobola kasi. Ang hirap kasi, Lakay, baka akala nila pinanganak tayo kahapon. Kaya nga, buti sana. Pero ano, maganda rin yung payo ng mga congressmen sa hearing, Lakay, at ng Sister L, na magtrabaho yung mga official ng DA kasi ito yung campaign promise ni Pangulong Bongbong Marcos. Correct. So, naman daw tuloy yata sa Pangulo kasi kaya nga daw sila naroon inilagay para magtrabaho at wag din daw bigyan ng false hope ang taong bayan at the same time ang trabaho para malutas yung presyuhan sa merkado. At saka masakit dito, Manang Milky, parang sinasampal ang presidente. Ayan, yung sinasabi, imbes na pag-aarayin ba yung problema na ating mamaya na gagawa natin ng paraan niya, mga ganun eh. Parang, malabo, suntok sa buwan yan. Malabo yung 20 pesos yan, mga ganun ba? Parang yung support system dapat ng Pangulo eh. Yung mismo yung humila sa kanya. Parang wala na nakikitang solusyon ba? Sa halip na maghanap ng mga solusyon. Totoo. Ang solusyon nila, importasyon, komisyon. Ba yan? Komisyon?
ako. Commission. Kaka, pakisabi kay ano. May importation na kay darating ng September 15 okay, kasi tamo. May nag-stand supply natin ng August and September. Ayan pa. Ayan. Nabubola ang presidente. Ayan. Kailan natin mag-import, Mr. President? El Nino. Ayan, kukulangin tayo. Mga ganun ba? Ay, nako talaga. Anyway, sino ang chairman na ano? Committee on Agriculture sa Kongreso? Congressman na Enver Galacay. Ayan. Napakasabi kong Congressman Enverga. Ayan. Para mabalanse, ayan, para malaman kung totoo itong sinasabi ng mga taga-DA. Imbitahan din itong si, ayan, narinig mo kanina si Mr. Jimmy Bistar. Ngayon, iniimbitahan na ng Qatar. Baka mamaya yung technology na Qatar pa ang makinabang, imbes na tayo mga Pilipino. Maganda rin yung punto mo dyan, Lakay. Na, okay, maraming salamat pa na Milky. Bago ka, uminit pa ang ulo mo, Lakay. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH. Ako si Neil Kirigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat. Tama na nga, Milky. Chill lang, Lakay, ha. Huwag kang magawa lalat. Makalma lang tayo. Ayan, makalma lang. Makalma lang. Huwag masyadong sabi niya, ay naku, tumataas ang high blood ko sa'yo. Kasi nga naman eh, halata na mga binobola tayo. Hindi lang taong bayan ang binobola, pati presidente. Pati yung ating mga viewers. Lakay, sabi dito, sa Cavite, ang pinakamababa daw doon yata sa area nila, 52 pesos. Okay, tamo na. Wala na nga na ano. May nakita ka ko, yung pinakita mo, dog rice. Diyos ko. Saka na kayo, may pinakita ka sa akin 20 pesos. Pero nakalagay sa lalagyan ng asukal. One-fourth ba yun? Isang gatang lang isang, yata yun. Parang hindi lang. Ay, parang isang ganun lang yun eh. Ayaw ni Nanay Telsa sumayo ng ganyan na magbe-birthday pa naman ngayon. Ha? Baka wala na mabiling murang bigas si Nanay Telsa. Naku, hindi na yan magpapa-fried chicken kasi walang kanin. Oo nga. Ano? Nanay Telsa sumayo, happy, happy birthday po. Ayan, stay healthy. 71 years old na si Nanay Telsa, ha? Binabati ni Noble DJ Sumayo. Ayan. At happy birthday din kay Kuyang Noble Randy Lau ng Autobot. Pabuhay, Kuyang. Binabati ng Katimugan Frank Lamb. At si Kuyang JBL Liklikan. Binabati ni General Tom Rentoy. Oswald Siful. At happy birthday din at happy retirement. Naku, ito malungkot na masaya. Magbe-birthday, magre-retire na. Ayan. Si Lieutenant General Felipe Pipoy Natividad, Commander Area Police Command ng Northern Luzon. Happy birthday, General Natividad, sir. Ayan, pagbati mula kay General Kalima, General Brillantes at San Miguel Security Council family. At happy birthday din kay Kuya Ray Bernaldo, ang dating boyfriend ni retired COA Assistant Commissioner Bel Bernaldo. Ba, laba tayo dyan. At happy birthday din kay Captain Mark Mariano mula Kuyang Manny Idquibal at kay General Mau Aplasca. Happy, happy birthday. At binabati natin, eto pa ha, Mr. Willie Gaerlan ng Las Piñas City BPLO ha, at Engineer Rose Bantog ng Engineering Office. Pagmati mo na kay pareng Nante Andrin. Daming bias. Standby Boy Gonzales. Aba, sino itong high profile businessman na iimbestiga ng Department of Justice? Allah. Anong kaso nito, Boy? Nako, Lakay. Standby Grace Vera Sansano. Mm-hmm. Mga guro, inalis na ang mga poster sa kanilang mga classrooms. Ah, ganun ba? Mamagulang at estudyante may panghihinayang. Ah, bakit? Ano itong mga poster kaya ito? Kasi pinaalis ni BP Inday yung mga, litrato at kung ano-anong kuwan sa school. Usually kasi di ba Lakay, parang mga ano yun, parang display nila yun. At saka minsan reminder, naalala ko nung nasa Pinili Central School ako, may mga quotes ba na kuwan? Don't do unto others what you don't want others do unto you. Yes. Meron pa nga, time is gold. Time is gold. Favorite na, ano mo yan? Favorite mo yan nung elementary, time is gold. Ayan. Kasi maiksi lang yung saying na yun. Ano, siguro okay na yung mga ganun, parang reminder sa mga bata. Ano, ha? Ayan.
oras, Sister L? It's 9:47. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Generica Drugstore. Join us sa Generica Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and free ads for details. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, lalo ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Starwax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Starwax, Starwax Wax. Kintang na to the max. ACS. Magbago man ang panahon, dun kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Una na naman ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH, sa pinakahuling Nielsen at Kantar Media Survey, number one tayo sa buong Metro at Mega Manila. 84 ang DZRH, number one. Maraming maraming salamat po. Sama-sama tayo, Pilipino. Blue. Charm Fat Corn. Bangong gumaga bloom. Charm Fat Corn. Gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stain Fresh Technology. Damit ay kabloom sa bango. Charm Fat Corn. Bangong gumaga bloom. Charm Fat Corn. Gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong kabloom. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. New Champion Supra Power Detergent. Tanggal ang pintura, dugo, juice, putek, toyo, ice cream, matika, gray, ketchup, at iba pa. Sa X-Stain Technology, Max Linis, Max Sulit. New Champion Super Power Detergent with X-Stain Technology. Dinestin. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman.
ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. From OPM singers to K-pop, Thai celebrities at latest happenings sa mundo ng iyong favorite star, sagot na namin! 12 noon every Saturday. Kasama niyo showbiz angel sa Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV. Well, standby Nicole Lopez. Ano itong kumpanya ng mga Ayala na ibinenta sa isang German company? Ala, bakit? Oy, Mr. Jimmy Vistar. Nako, may payo po sa inyo rito, ha? Ayan. Kaya daw hindi pinapatos yung suggestion o kaya proposal ni Mr. Jimmy Vistar ng Unigro. Bakit daw lakay? Malulugi lakay ang sindikato sa Department of Agriculture. Sabi rito payuhan mo kasi si Mr. Jimmy Vistar. Ayan, bigyan din ng porsyento ang sindikato. Tayo dyan. May co-commission. Pero totoo yan. Real talk, sabi nga nila. Oras, Sister L. 9:54. RH number. Talheta. Your business is our business. Buti na nag-commercial ka, munti ko na makalimutan. May babatiin pala ako na happy birthday. Birthday pala ni former Senate President Tito Sen. Ooh. Ay, kuyang Tito Sen, happy birthday. Happy birthday po. Binabati ka ni Kong Secretary Dong Mendoza at siyempre mga brethren sa Andres Bonifacio Lads. Happy birthday, kuyang Tito Sen. At pagbati mo na sa Eat Bulaga. Ito nga ba? TBJ daw na. Ayan, ano na? TBJ. Ah, TBJ ba? Ayan. Ito nga pala ha, nakikinig sa atin. Ay, Mama Annalisa, happy birthday. Si Mrs. Annalisa Guy. Ayan. Binabati ng kanyang dating boyfriend na si Mr. Michael Guy. Ayan. Hindi daw niya ibibili ng Toyota Land Cruiser. Ayan, anong ibibili niya? Sabi ni Mr. Michael Guy, pakibati aking dating girlfriend, si Annalisa, dahil ibibili ko siya ng pera. Ayan, dollar pa. Ayan. Ibibili ng pera. Happy birthday, Ma'am Annalisa. Ha? At, happy birthday po. At kay Miss Ariana Jane Ramos. Ayan, mula kanyang kumare. Ha? Kumare pala ito ni Vice President Inday Sara. Ha? Ayan. At pagbati mula rin kay Second Gentleman Attorney Man Scarpio. At muna kay Colonel Joseph Datora. Happy birthday, Nats Sulipid ng Liliw, Laguna. Kumusta ka na pare ko, ha? Noble Angel Delphine. Aba, birthday din. Pastor Bert Villa ng CCF. At happy 30th anniversary. Ayan, sa mga taga CCF. At happy birthday kay Kisha Bell Raffles ng De La Salle Health and Sciences. Mula kay Mami Luzon Visayas and Mindanao, Luz Biminda at Daddy Engineer Don Raffles. Report mula kay Boy. Nako, ang Department of Justice, sisimula na ang pagdinig sa isang high-profile businessman at iba pang individual na sangkot sa pamimeke ng dokumento. Wow. Anong klaseng dokumento at sino yung high-profile businessman? Alamin natin sa report ni RH29 Boy Gonzales. Boy! Elena Lacaydeo, sisimula na nga ngayong umaga ng Department of Justice ang pagdinig sa mga reklamo laban sa high profile na Indian Pinoy businessman at iba pang individual. Naharap ito sa multiple counts na reklamong falsification of public document ang Indian na Pinoy trader na si Rajiv Chandiramani na iniahin ng NBI at ng kapatid ng respondent na si Amit. Ang reklamin nagugat sa sinasabing pagsasabwakan umano ng mga respondent upang hindi makuha ng komplenat ng kanyang mana sa kanilang tatay na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon piso na real estate na properties at mga negosyo sa lungsod ng Makati at Quezon City. Kabilang sa mga inireklamo ay ang nanay ni Rajiv na si Puspa at mga sinasabing kasabwat na sina Janet Cardinal, Maria Anita Turquesa,
Romel Olaybar, Christina Gutierrez at Angelito Manuel. Sa reklamo ni Anita, inakusa nito ang mga respondent ng ilegal na paglipat kay Rajit na mga ari-arian na legal na ipinamana ng kanilang tatay na siya Prem bago ito pumanaw noong December 26, 2011. Sisimulan na kay ang hearing ngayong alas 10 ng umaga sa DOJ. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, si Sharik, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ah, mga forger pala mga to, namemeke, ha? Mm-hmm. Happy birthday kay Kulyanta, ayan. At sa kanyang birthday, meron siyang gift giving ng school supplies. Wow. Sa mga eskwelahan dyan sa may camp, Barangay Camp Aguinaldo, Quezon City. Happy birthday kay Kulyanta, ayan. At naku, ito nga pala, sandali lang nga Nicole. Tinatawagan nga pala natin ang Maynila. Naku, mamamari itong na-high blood na kernel. Mm. Abay, walang pinapadalang bill. Mm-hmm. Pagkatapos ay pinutulang kaagad siya ng tubig. Ang daming water interruption. Tapos pagkaputulan, ang bilis. Mm-hmm. Malungkot dito. Paging Maynila. Abay, bakit naman ganun? Abay, itong si Colonel Jun Arias. Abay, pinadalahan siya ng ano ng bill late na, ayan. Hmm. Pagkatapos parang may warning na ganun na puputulan siya. Hmm. Di nagpunta agad sa opisina ng Maynila, kinu-question. Hmm. Kasi 45,000 ang bill niya sa tubig. Grabe naman. Oo, yun sabi niya. Paano umabot ng 45,000 aking water bill? Ano naman kung swimming pool? Lambang swimming pool niya sa bahay. Sa baka naman buong subdivision na lang sinusupply niya. Kaya ang regular binabay niya 1,000, 2,000 per month. Naging 45,000, ha? Grabe naman yun. Nagreklamo siya. Ayan, anyway, binayaran niya yung ibang billing niya aside dun sa 45. Pagkatapos, habang nandun siya sa opisina ng Maynila, pinutulan siya ng tubig. Ha? Oo. Alang yan naman. Buti pa Amiral ko, ha? Mm-hmm. Kahit pa paano Amiral ko, may notice of disconnection. Ang Amiral ko ay may, tsaka ilang araw pa naman yan lakay, may palugit pa rin naman sila. Ito, notice of connection, disconnection, the day mismo. Putol na ka agad. Your business is our business. Abay, kernel pa naman yung pinutulan doon. Ayan, ma-high blood yun. Mamamaril yan. Wag. AC Industrial Holdings na Ayala Corporation ibinenta sa isang German auto parts maker. Ano ba ito, ha? Ayan, Volkswagen ba yan? BMW ba yan? Anong German company yan, Nicole? Nicole Lopez, please come in. Ibinenta ng Ayala Corporation sa paraan ng kanilang AC Industrial Technology Holdings Incorporated ang lahat ng kanilang stakes sa German auto parts maker na MT Technologies. Sa isang pahayag, sinabi ng Ayala na ginawa nila ang sale upang makatutok ang kanilang kumpanya sa kanilang mga negosyo. Ang mga negosyo ng Ayala na itinuturing nilang core businesses ay ang real estate, banking, telecommunications at power. Sa katunayan, may mga pausbong pang negosyo ang Ayala sa healthcare at logistics. Ayon sa Ayala Corporation, nagdesisyon silang i-divest o ang pagbenta sa kanilang non-core assets tulad ng kanilang stakes sa paraan ng AC Industrial Technology Holdings na kanilang Industrial Technologies Group. Pumasok anya sa isang kasunduan ang AC para sa pagbenta ng 92.45% na stake nito sa MT Technologies sa Germany-based firm na Kalista Asset Management 18. Ang MT na isang German auto parts maker ay nakasentro sa pagdidisenyo at pagmanufacture ng tinatawag na injection molds para sa metal at plastic car parts. Ang maliliit na shareholders ng MT ay nagbenta rin ng kanilang shares na katumbas ng 100%ng paglilipat ng pag-aari ng MT sa Kalista. Ang ilan naman sa mga kliyente ng MT ay ang mga kilalang German automakers na Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Opel at BMW. Dahil sa pagbenta ng Ayala sa kanilang shares, katumbas anya ito ng 26 million euros na kawalan sa kanilang kita o katumbas ng 1.6 billion pesos. Ngunit sabi ng Ayala
May mga prioridad sila sa kanilang mga negosyo at kailangan nilang mapalakas ang kanilang strategic partnerships sa kanilang core businesses. Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 73 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Nicole Lopez. Mm-hmm. At mukhang may malaking raid na gagawin ang taga Bureau of Customs. Aba, kasama ang speaker Martin Romualdez. Anong raid yan, ha? Yan, raid ba sa Pogo yan? O? Pogo. At yan na mahabihan ang kabuhan natin pala tuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Elpo, Elaine Apito. Shout out pala kay Karex Kayano, nakatutok sa atin dyan sa barang sa Antipolo. And hello sa mama ko, Mama Yoli. Sister Elpo, Elaine Apito. Grabe to si Rex Kayano, may billboard sa ano. Ah, mayroon ba? Hindi ko nakita lakay. Sa C5 yata yan. O sa Antipolo. Operation Tulong susunod na. Miss May Binauhan. Bye-bye. Una na naman.